mga plano ni Mr. M sa GMA 7 isiniwalat na alamin ng mga detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Sa kanyang pagpasok sa GMA 7 ay nagsalita ng dating taga-ABS-CBN at dating kapamilya executive na si Johnny Manahan kaugnay sa rason ng kanyang paglipat sa Kapuso Network. Sa kanyang pagbirma virtually ay sinundan ito ng isang media con na kung saan ay nagsalita si Johnny Manahan sa kanyang paglipat. Natanong siya ng media kung naisip niya na magkaroon ng pribadong buhay na lamang at sinagot niya ito at ayon sa kanyang pahayag, "Yes, there was a time I really thought I would just leave it all behind and just become a grandfather, play with my apos. But after a while, parang you need to do something. Hindi ako mapakali pag wala akong ginagawa. I guess I missed it. I really missed the business. So here I am again, refreshed after a rest. Let's see what I can do." Si Johnny Manahan, o mas kilala sa entertainment industry bilang Mr. M, ay tinitingalang star builder at director sa loob ng mahigit sa 51 years. Ngayong Martes ng umaga nga, opisyal ng inanunsyo ni Mr. M ay ang kinuhang consultant ng GMA Artist Center, ang talents management arm ng Kapuso Network. 6 na buwan ding nagpahinga si Mr. M sa showbiz mula nang siya ay mag-direct sa musical variety show sa TV5 na Sunday Noontime Live. Ano nga ba ang gagawin niya bilang consultant sa GMA 7? Sinagot din niya ito sa kanyang media con at sinabi niya, "I think that's part of my mandate because I ask them what I can do." Ayun nga ang sabi nila, pwede ako makisawsaw, kumbaga kung sino pwedeng ilagay sa iba't ibang teleserye. "To ask me that, I appreciate that. I really appreciate that coming from GMA. Yes, they have a very good system na. Ganda ng latag ng sistema nila. I just want to see if that really works once it put into action. They gave me a wide scope." Si Attorney Gosson nga, baka yung isang variety show, baka meron daw akong inputs, meron akong suggestions. Sabi ko sa kanya, "Sure, Attorney Gosson, I will only be so happy to help out. What we're doing is we're looking at their setup of artists, see if anything can be improved in the operation of the Artist Center. But overall, I suppose, what they want to do is develop a new breed of GMA artists, a new breed of ambassadors of GMA. Yun ang main goal." Shout out tayo kina Lablin Plenos, kay Ate Caldosa ng Aman Jordan at kay Lena Gabriel ng UAE. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.